buat resep kat Kispi masa kan? Kenapa Jepoy? Oh, warna-warna kami bagu biji ni tak tarik. Ni kalau salih tu kamu. Elina. What is up guys, this is me once again, your boy Jepoy. Nagbabalik na naman ako sa isang panibagong video na. And for today's video nga ay sit down vlog lang tayo, wala tayo sa labas. At gusto ko lang pagbigyan yung ibang mga nagtatanong sa akin, no, ano ba yung mga gears na ginagamit ko. At syempre siguro nakita nila tong picture na to. Ayan, talaga namang bidang-bida yung mga gears ko dyan. Pero bago nga tayo magsimula ay syempre sa mga bago dyan sa akin channel ay mag-subscribe muna kayo. Patakaran yan dito. Sa mga bago po sa akin channel, baka gusto nyo naman mag-subscribe, napakadali lang naman yan, click mo lang itong subscribe button at yung notification bell para updated ka pag may bago akong videos. Let's go! Ayan, naisipan ko lang din gawin itong video na to para ipakita sa inyo ang kahalagahan ng mga gears, lalong-lalo na sa atin ng mga hindi naman kagalingan. At lalong-lalo na sa mga beginners, sa mga nagsisimula, sobrang halaga ng may gear syempre. Kailangan mong maging safe para gumaling ka pa. Dahil pagka nagpaka-hardcore ka tapos wala kang gears at di ka pa naman ganun kasanay, hindi ka nagagaling. Or baka hindi ka na gumaling dahil syempre ang aksidente hindi natin masasabi. So ayan, bago lang patumpik-tumpik pa, papakita ko na sa inyo kung ano yung mga gears na ginagamit ko. Let's go! Sisimulan ko ang pagpapakita ng gears doon sa pinakamaliit. Syempre, meron tayong gloves. Ito. Itong gloves na ginagamit ko ay hindi ko alam kung tunay. Actually, binili ko to sa ano. Sa ano ko lang binili to, sa online lang, sa tao lang. Fox Protector. Hindi ko alam kung legit na Fox to, pero feeling ko hindi. Pero sabi niya legit daw. Eh, mukhang okay naman yung quality niya. Maganda naman, makapal. Parang pang motor nga yung quality nito eh. Kaya okay din naman kung kahit di siya tunay o tunay siya. Ang mahalaga, nagagampanan niya yung purpose niya. Which is yung protektahan nga yung daliri ko. At yun nga, maraming beses na itong nasalba yung mga daliri ko. Yan, napaka basic lang, no? Dapat alam yan. At mas mahalaga na full finger yung ano natin, yung gloves natin. Lalo-lalo na kung magte-trail tayo. Kung ano lang tayo, mag-highway, mag-kalsada, okay lang siguro yung mga half finger. Pero kung mga trail talaga, importante na full finger para protektado yung kamay natin. Next, ang ginagamit ko naman sa elbows, yan. Elbow pad, elbow protector ko ay etong liat. Liat ba basa dito? Liat, di ba? Elbow guard contour. Yan. So, ito yung ginagamit ko. Matigas siya, matigas. Ito sa loob naman, may paddings naman. Ang ano lang nito, ang masasabi ko dito, maganda yung protection niya kasi matigas eh. Talaga pag tumama siya kahit sa bato, hindi ka masasaktan. Although, minsan pag malakas yung impact yung mga gilid niya dahil matigas siya, sumusugat din pa rin sa gilid, sa ganyan. Parang sila yung nakakasakit sa'yo, pero maliit na sugat lang naman kung minsan yung naratamo ko. Pero itong protection niya nga dito, dahil nga matigas, talagang ano, talagang durable to. Tsaka ilang beses na tumama sa bato, hindi pa rin siya nababasag. At dahil nga matigas to, syempre, nagsasacrifice yung movement mo. Although, hindi naman ganun katagal yun eh. Isang baba mo lang naman, ilang minuto lang naman yun. No? Isang baba mo lang naman sa trail, pwede mo naman siyang hubarin. Maganda rin naman siya, matibay. Ilang beses na siyang tumama sa mga bato, yan, marami na siyang gas-gas. Pero buo pa rin siya, wala pa rin cracks. Tingin ko sulit din naman to, kasi ilang beses na niyang sinagip ang aking siko. Although yun nga, sabi ko nga kanina, pagka masyado malakas yung impact dahil nga matigas siya, eh medyo masakit din pag tumama yung mga gilid na ganito pag naipit yung balat mo. Pero yun na, nagagawa rin naman yung purpose niya. So yun, eto yung elbow pad ko. At bago nga tayo magpatuloy, gusto ko munang pasalamatan ang AP Cargo sa pag-suporta nila sa ating channel. Sila rin yung nag-ship nung pinadala sa akin na Dartmoor na naka-box. No, hindi ko muna sabi kung ano. Kung ano naman nun. Door-to-door yan, simula Bicol hanggang dito sa Silang, Cavite ay sila ang nag-suporta sa akin. Napakaganda ng communications nila sa akin. Na-update nila ako kung nasaan na. At safe na safe nga dumating yung package dito. Walang damage, walang kahit ano, kahit yung box niya, walang pipe. Dati pa ako nagpapadala talaga si AP Cargo. Kung gusto nyo mapanood, ito yung video ng yan yung unang video ko sa AP Cargo na nagpadala ako ng bike sa, alam ko sa ano yan eh, sa Mindanao rin yan eh, hindi ko na matanda kung saan, basta panoorin nyo na lang yung video. Nakapagpadala na ako sa Mindanao, sa Visayas gamit ang AP Cargo, kaya tiwalang tiwala na ako sa AP Cargo. Yan ako lagi nagpapadala pag may mga order kami sa Good Vision Bike Shop, tapos sa mga malalayang lugar papadala. Kung may mga tanong kayo tungkol sa AP Cargo ay huwag kayong mahiya mag-message sa page nila. Ilalagay ko yung link ng mga pages nila sa mga social media accounts nila, lalagay ko sa description para makita nyo at makapag-inquire kayo kung paano ba at sistema, paano ba magpadala sa AP Cargo.
Next naman ay itong knee pads. Okay, so itong knee pads ko ay binili ko sa SM MOA. Yan, sa PAX Mall of Asia. Sir Nathaniel. Sir Nathan, baka naman. Then, ito kay Sir Nathan ko ito binili sana sa PAX Mall of Asia. Bigay ito ni Mrs. ko noon dahil naawa siya sa akin dahil ito dati yan, ito. Nabutas kasi to dati, tinamaan nung ano, pedals. Kaya binilhan niya ako nito. Siyempre, napakabait ko. Etong PAX na to ay, anong model ba to? Yung alam eh, bura na kasi yung nasa loob. PAX Launch. Launch to. Launch. Alam ko na, may video ako nito kung gusto nyo mapanood yung review ko dito at saka yung mga kung ano-ano pang sinabi ko dito. Click nyo na lang yung video sa taas. Ilang beses na rin akong sinagip nito, ilang beses na rin akong tumama. Nasasalo niya talaga yung impact. Although, merong mga pagkakataon na sobrang lakas ng impact, no, tumatagos talaga siya dito. At saka ito kasing baba na to, hindi na siya D3 o parang ano na siya, parang foam na merong matigas sa loob. Ang masasabi ko lang dito ngayon sa lahat sa tagal-tagal ng ginagamit ko, sana naman lang umaba siya ng konti, mga hanggang dito pa. Kasi madalas madali yung ito yung baba. Baba ng paa ko, yung hanggang saan? Ba, hanggang dito lang yan. Hanggang dito lang yan. Ano ba? Tayo. Ba, hanggang dito. Hanggang dito lang yan. O, ayan, o. Ito yung madalas madali. O, may sugat pa nga yan. Ayan, o. So, yun. Sana kung haba-haba ng konti ito, mas maganda sana. Mas protektado. Pero overall performance nito ay sulit na sulit pa rin. Yun. So, yun yung ginagamit ko na Knee and Shin Protector. PAX Launch. Launch something. Tapos, sa katawan naman, ito yung protection ko. Itong Base Frame. PAX Base Frame Pro SL. Yan. Bago lang to. Kakabili ko lang nito. Isang beses ko pa lang to nagagamit. Binili ko to sa tropa. Kay Gino. Shoutout sa Gino. Ibabalik niya rin dapat to kay Sir Nathan sa Mall of Asia. Kaso, binili ko na. Kasi maliit sa kanya eh. Maliit sa kanya. Sabi ko, huwag mo na ibalik. Ako na, bibili niyan. Masasabi ko dito ay komportable siya pag sinuot mo para kang walang masyadong suot. Dahil nga D3O ditong likod niya. Yan. No? Protektado. Ang isang puna ko lang dito, yung harapan niya, hindi kasi siya D3O, ano siya, foam lang siya yung harap. Tsaka manipis. So, medyo diskumpiyado ako sa harapan. Pero, ang kagandahan niya, syempre, meron ka namang maitutuon sa harapan sa likod. Kasi, ito, protektado yung spine mo dito. Yan. Tsaka, meron din siyang maliit na protection dito. Although, manipis lang to sa gilid, eh, makatulong na rin. Maganda na rin kaysa wala. Next! Ito muna. Ito munang, ano ko, goggles. So, itong goggles ko ay 100%. Nakalimutan ko kung anong model to. Kalimutan ko. Basta ito, binili ko to sa Good Vision Bike Shop. Binili ko ba? Galing to sa Good Vision Bike Shop. Yan. Kagandahan dito sa anong to, hindi siya nagpa-fog. Dati ito nagpa-fog, hindi siya nagmo-moist yung loob. Kaso, nung na-alcohol lang ko yata ito nun eh. Nung i-disinfect ko, ayun, parang medyo nasira. Medyo nag-ano na yung upper part. Pero dati, talaga magandang maganda to. Tagal na rin to eh. Mahalagang mahalaga tong mga ganitong goggles. Lalong-lalo na sa mga mapupuno, yung mga masukal. Kasi yan, yung mga dahon, mga pwede tumama sa mata mo. Lalo na, tsaka din sa mga maalikabok. Kasi, syempre, baka mapuwing tayo. Mahalagang protection ng ating mata. Kasi, syempre, pagka yung mata mo, napuwing. O kaya, natamaan ng kahoy. O kaya, something na nakasakit sa mata mo, hindi ka na makakapokus, tsaka hindi mo na makikita yung dadaanan mo at aksidente ang aabutin. Kaya yun, mahalagang i-proteksyon tayo sa ating mata. At lastly nga, ito ang aking protection sa ulo. Ito ang aking helmet na Specialized. Hindi ko alam kung anong model to. Pero lumang-luma na to eh. Binili ko lang to sa tao din. Second hand or third hand na to. Pero wala pa naman siyang ano, wala pa naman siyang basag nung binili ko. Although ngayon may crack na siya dito dahil sa nag-same lang ako dati, diba? Natatandaan nyo. Sa mga nakakapanood sa akin yan, medyo tumama to. Pero hindi pa naman siya crack na malaki. Ano lang siya. Parang na-chip yung ibabaw. Gusto ko na rin palitan to pagka nagka-budget. Pero sa ngayon, ay hindi muna. Dahil nag-iisip nga ako na buuin yung bike na nakita nyo rin siguro, no, yung dumating na nakakahon. Ito ang bili ko dito sa maniwala ko sa hindi ay 2,500 lamang. Binibenta to nung may-ari dati. Taga Mindanao siya. Nakalimutan ko na yung pangalan. Binibenta niya to ng 4,500 kasi nga daw hindi niya na magagamit dahil meron na siyang bago. Tinawad-tawaran ko, no, dahil yun lang ang pera ko nung time na yon. Sabi niya, o sige, pwede na yan. 2,500 kasama shipping niya, binigay niya na sa akin. Kaya ito, nagkaroon ako ng full face helmet na Specialized. Matibay din naman siya. Ang cons lang dito, medyo mabigat kasi lumang model na to, parang 2010 pa yata to, mga ganun. Medyo mabigat siya kumpara sa iba kong mga nahawakan na helmet.
At maraming maraming salamat din sa Bike Syndrome. Diyan ako umorder nung nga nung pinadala ng AP Cargo na package. At napakaganda ng ano nila, ng customer service, customer relations, mga ganun. Ang bilis nila mag-reply sa mga messages ko. At nakahingi pa nga ako ng discount. Yan. Maraming maraming salamat sa Bike Syndrome sa pagbibigay sa akin ng magandang deal. So ayun guys, isang maiksing video lang to, gusto ko lang sagutin or gusto ko lang ipakita sa inyo. Sa mga nagtatanong sa akin, may mga nagtatanong kasi kung ano raw ba itong mga ginagamit ko na gears. At sa video nito, sasamantalahin ko na rin na paulit-ulit kong sinasabi na kung gano'ng kahalaga ang mga gears na to, hindi lang to pang forma, no? Hindi lang to pang pabigat sa katawan. Sa yung iba, nahihiya mag-gears kasi ano daw, parang pa-cool, ganyan, parang forma. Hindi to forma. Sa bike discipline na ginagawa namin, hindi to forma. Kailangan namin to kasi hindi pa naman ako ganun kagaling. Yung ibang mga galingan, nag-gears eh. Ako pa kaya na hindi naman kagalingan. Kaya hinihikayat yung iba na bago sumubok ng mga ganitong klaseng bike discipline, enduro, downhill, trail, no, mga ganyan, eh mag-invest tayo sa gears. Ako, pansin niyo kompleto yung gears ko, pero yung bike ko hindi pa kompleto, no? Hindi pa talaga siya pang enduro. At mas pinili ko na unahin itong mga gears ko, na mag-invest muna ako dun sa mga gears ko bago ko pa pagandahin yung bike ko. Kasi syempre, mas importante yung sarili ko. Yung bike kasi mas madaling palitan yung parts niyan kesa yung parts ng katawan natin. So ayun guys, sana nagustuhan nyo ang maiksing video na to. Para i-share ko lang sa inyo kung ano ba yung mga ginagamit ko at yung ano ba yung kahalagahan at importansya ng mga gears sa ating buhay pagbibisikleta. Abangan nyo yung mga future videos ko. Maka meron akong mga makakulab dyan na medyo malupit-lupit. At syempre, yung mga sumusuporta sa atin, like ng AP Cargo, ay bring it on. Soon, sasabihin natin yung iba. At muli, eto po si Boy Jepoy, nagsasabi po sa inyo na okay lang mag-bisyo. Basta ang bisyo mo, good bisyo. Let's go!